Ayan, i-ano na natin. Check natin kung magkano pa mabayaran nating gas fee, guys. Papalitan lang natin yung network going to Optimism. Don't forget to join my road to 10,000 subscribers here in my YouTube channel and of course sa aking Facebook page as well. Marami akong exciting more upcoming prizes and huwag natin patagalin pa. Pag-usapan niya natin ito in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, guys! Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Madge and for today's video, i-update ko lang kayo regarding kay Reveal, guys, dahil magkakaroon sila ng free NFT, guys. So ito magkaka-reveal version 2, V2, guys. So ito, may email sila sa akin and then may need lang akong answeran. So here, sabi ko nga, dahil backup sila ng Binance Lab, so possible talaga magkaroon sila ng NFT. Na I think either collectibles o talagang NFT game, we never know in the future. So ayan, so check natin. So alam na natin si Binance is mahilig sa mga collection of NFT as well. So now, ayan, so pagka-click ko nung link, so kung wala pa kayo, guys, nung link, pwede kayo pumunta sa Discord. I know meron doon, guys, pero kung meron, just click the link. So hanapin nyo na, baka mamaya is na, ano na kayo, nasendan na kayo ng email. So kailangan lang sagutan nito. So babalikan ko kayo. Once nasagutan ko, kailangan sagutan yan before you submit, guys. A few moments later. Ayan, nasagmit ko, nasagot ako na, so sasabit na natin. So, pwede naman multiple answers dyan. It's, pero it's a survey questions. So, once na okay na yan, so idiretso na sa inyo, idiretso na sa inyo. Pwede ka na dumiretso, papunta doon sa mismong site. Ayun kasi parang questionnaire yun, guys. Ayan. So, here sa reveal introducing version 2. So, I thought may music siya, hindi. Pero ano lang siya, ayan, yung picture lang siya, guys, with 30 seconds without music, without any songs. So, ayan, for free siya. So, ang network na gagamitin nyo rito, ayan, Optimism, guys. Hindi siya Ethereum, hindi siya BNB, hindi siya Polygon or Matic Network. Optimism, guys, ha, Optimism. At least, medyo mababa ang ano, ha, mababa ang fee, pag transfer fee, pag sa Optimism. So, mas okay din. Hindi siya at Arbitrum Network. So, here, mabayaran nyo kasi, kahit free yung NFT, mabayaran nyo pa rin yung gas fee, guys. So, kung wala kayo, sabi ko nga sa inyo, kapag mga airdrop, make it sure na it's new. So, from your main, going to your dummy, ano, mga MetaMask or any wallet, is kailangan, ano yan, pwedeng i-send. So, pero dito, Optimism. Kailangan Optimism to Optimism. Hindi siya pwedeng Ethereum network, guys. Sa Optimism, ano. So, now, i-ano na natin, guys. Check na natin yung, ano, yung gas fee na babayaran. But, of course, you need to connect kung Coinbase wallet ba yan, MetaMask, or ano, kahit anong wallet ba na inyong kinoconnect sa inyong, ano, na ginawang bago, ha. So ngayon, MetaMask ang ating gagamitin. So mag-sign in lang ako, guys. So kadalasan bago talaga yung inaano kong airdrop. Sa para sa airdrop, para kasing maiwasan din natin yung mga hack and scam. I'm so sorry, medyo paos ako today. So ayan, dahil nakamatic ako diyan, parang inaano ko kasi to for kumukuha ako ng testnet ng Mumbai. So, papalitan natin ng Optimism. So, kailangan i-optimism nyo siya, guys. So, just click approve and then switch network. So, mag-automatic naman yan, guys. Makita naman dyan. Kapag hindi yun yung mismong network na kailangan. So, ayan, 0.00044 ETH. So, now, yun yung gas fee. For, I think may number din kasi dito lang. As you can see sa mga top 10 collectors, may mga 40 own. So, pwedeng, I think pwedeng yung shot pataasin pa. Yeah. But, let's check how much ang isang, ano, Ethereum. Parang isang
NFT. Huwag ka nabayad yung gas fee. Free yung NFT, guys. So, in the future, once na na-launch na siya, pwede nga na siya kapag okay talaga si reveal, diba? Pero backup siya ng Binance. Kaya mas, oh, parang we think na okay itong ano, itong token na to. So, sayang naman. So, just change. Punta lang kayo yung Gecko para malaman nyo, guys. Para makita nyo yung conversion. So, 0.40. So, ayan. Only 44 pesos. So, 44 pesos. So, yun. Kung bibili kayo ng... Kung isa lang, pwede naman. Siyempre na naman tayo sa ano. Kasi we never know naman kung magiging successful ba to. Kasi siyempre may mga scam na tokens. But of course, kung 44 pesos lang naman yung mawawala, okay na naman kung isa, ba? Diba? Pero kung kaya nga mag-risk na mas malaki, okay lang naman din. Ba? Diba? It's up to you. Ito kaya nila kasi may 40 own. Ba? Diba? But kung mag... Ano to? Mag-bloom. Ba? Diba? Mag-bull. Eh di swerte na itong mga naka 40 own, 30 own, diba? Mataas. So, ayan. So, double lang yung 44, double nga lang. Kaya kung 7, check natin. Try natin, 40, diba? Magkano ba yung ano, equivalent nung 40 own kapag 40 yung gusto nyong bilhin? Or 30 na lang? Oh, sige, 30 na lang. Pero syempre, it's your own risk, guys, ah. Kung ainihin nyo siya. Ito lang pa pinapakita. Pinapakita ko lang sa inyo. So, kung yan. So, 1, 3, 2. Tama ba? Ayan, tama. 0.0132. Okay. So, 1,340 pesos yung ginastos nung naka 30 owned. So, yan. O, diba? Kung gusto nyo 30 owned. Kung gusto nyo 40 owned, it's up to you. Kung gusto nyo na 1 owned. So, ako pag-isipan ko muna. Wala pa naman ako nilalagay. So, pero check ko muna rin yung magkano ba ang ano from Binance wallet going here. Diba? Main ko kasi ang Binance wallet ko. So, kung from Binance wallet papunta rito, yan ako. So, update ko na lang kayo, guys. Try nyo na. Sayang din naman to kapag nag-bloom to, diba? Until next time, goodbye!